Natanggap na yung application ko eh. Nag-file ka na pala ng application mo eh. Eh di kahit na anong sabihin ko, wala rin mangyayari. Nagpasya ka na. Desidido ka nang pumunta. Eh bakit kailangan pa akong kausapin? Para ano pa? Dahil asawa kita. Kahit na paano, asawa pa rin kita. Bakit ba? Bakit pa ayaw mo akong payagan? Isang taon lang naman ang kontrato eh. Dahil kailangan kita. Asawa kita eh. Alam mo ba ang sa pangdahilan? Kaya gusto kong pumunta ron. Hindi lang dahil para umasenso o makaipon. Gusto kong kumita ng malaki. Para maihanap naman natin ang remedyo ang kondisyon mo. Anong kondisyon? Ang hindi mo pagbubuntis. Pwede tayong pumunta sa Amerika. Doon ka magpatingin. May nabasa nga akong bagong paraan na natuklasan sa Amerika. Huwag mong gamitin dahilan yan. Hindi, Esther. Hindi na ako bata. 30 anyos na ako. Gusto ko namang magkaroon ng anak. Hanggat maaga. Gusto kong makita ang kanyang paglaki. Ang kanyang pagbibinata. Hanggat may panahon pa. Gusto kong maging bahagi ng kanyang kabataan. Naintindihan mo ba? Labit araw. Wala akong dinadasal kundi ang mag-anak. Ang mabigyan kita ng anak. Hindi mo lang maintindihan kung gaano kasakit sa isang babaeng hindi magkaanak. Hiyang-hiya ako sa'yo. Sa aking sarili. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat. Mabigyan lamang kita ng anak. Esther. Payagan mo nang umalis si Luis. Ayaw kong makialam, pero naaawa na ako sa asawa mo eh. Hindi naman pupunta yun doon para mag-good time. Para sa inyong dalawa ang plano niya. Eh bakit ayaw mo ba siyang payagan, ha? Nagsiselos ka ba? Eh, bakit nga ba? Ayoko mangyari sa kanya ang nangyari sa itay. Anong ibig mong sabihin? Namatay si itay sa Amerika. Oo, ngayon. Ang nangyari sa itay mo ay isang aksidente. Iniisip mo pang maaksidente din ang asawa mo kapag siya'y umalis? Hoy, Esther, akala ko ba'y nakapag-aral ka? Hindi mo yata ginagamit ang isip mo. Mag-abroad ka man o hindi, kung oras mo na kahit saan ka naroon. Oo nga't pinilit kong itay mo na pumunta sa Amerika. Pero yun ay para sa'yo. Para sa iyong kinabukasan. Para sa akin? Ang sabihin ninyo ay para sa inyo. Dahil gusto ninyo magkaroon ng maraming salapi. Gusto ninyo magkaroon ng bahay, ng tindahan.
Kaya pinilit ninyo ang itay na pumunta sa Amerika. Ngayon, may bahay na kayo, may tindahan na kayo. Maligaya ba kayo? Kung hindi sa inyo hanggang ngayon buhay pang itay eh. Kung tutuusin, kaya namatay ang itay ay dahil sa inyong kasakiman! Inay! Inay! Inay, tama na yan, inay! Parang hindi ka nag-aaral, ano? Ano ba naman? Pisiwan mo inay, ano ba? Tama na! Tama itong animal at pa ito! Tama na ho eh! Pagtangan ka inay, na ngayon, ano? Inay, tama na naman sabi! Tamang animal na yan! Hindi ka naman marunong kumalang ang kagulang mana! Tama na yan, inay! Ano ba naman? Tama yung babaeng yan! Hindi mo na makakaliya sa makakapit bahay eh! Inay, ano ba? Upang sinisisi ngayon, lapas tangan, pinapag-aral mo, wala namang modo, babae yan. Upang sinisisi sa pagkamatay ng tatay niya, sakim daw ako, kasalanan ko lahat. Parang pinilit. Kapastahan talaga yung babae yan. Wala pa nung maliit na pakatigasan ang ulo. Pamasama. Sana nandito itay niya nang makita lahat ito. Hindi ka ba muna mag-aalmusal bago ka lumakad? Eto, nakahanda na ang pagkain. Hindi na ho, baka mahuli pa ako eh. Alas 7 ho ang usapan. Matraffic pa ho eh. Eh di magkape ka man lang. Hindi na ho. Sige ho, alis na ho ako. Mag-iingat ka. Mag-almusal ka na. Na naman ba? Kanina pa. Halika't kumain ka na. Hindi na ho. Eh, kasama ko yung mga office mates ko sa labas eh. Kumain na ho kami. Eto nga, inuwihan ko na kayo ng fried chicken. Basta't kumain ka na. Halika na. Inay. Umiinom ba kayo? Oo. Bakit? Masama ang loob ko eh. Inay naman oh, parang hindi na kayo nasanay kay Esther. Ganun lang talaga yun. Babastusin ako. Pagkatapos siya pa may gana magalit. Kita mo kaninang umaga bago umalis. Kung hindi ko kinausap, hindi magsasalita. Sinisisi niya ako sa pagkamatay ng kanyang itay sa Amerika. Ayaw niyang umunawa. Ayaw niya akong unawain. Talaga namang may katigasan ng ulo niyang si Esther eh. Ultimo sa kalitlit ang bagay. Hindi man lamang niya naisip na kailangan ko rin naman siya. Lalo na ngayong dadalawa na lang kami. Nay, mahal din kayo noon. Hindi lang siguro niya alam kung paano sasabihin. Eh di sabihin na lamang sana niya. Inay, mahal kita. Ang dali-dali naman noon. Pero hindi eh. Ayaw niyang gawin. Hindi niya ginagawa. Hayaan niyo at matatauhan din yun. Okay, umiyak. Siguro, kung wala ka dito, matagal na niya akong nilayasan. Mabuti ka pa, kahit papano nakakausap ko eh. Bakit ba natin iisipin yun? Halika. Samahan mo kong uminom. Inay, eh. Ah, magagalit ako, Luis. Sige. Uminom ka. Para makalimutan natin ang ating mga problema. Sige. Didi 18 anyos pa lamang ako noong ikasal kami ni Bertie. Siya lamang talagang lalaking nakilala ko. Uminom ka pa. Ubos na pala. Wala bang nanligaw sa inyo mula nung mamatay siya?
Napakarami. Hindi naman sa pagmamalaki, pero talagang napakarami. Wala naman kayong nagustuhan. Wala. Wala nang mamatay ang aking asawa. Wala na akong inisip kung hindi si Esther. Pinalaki ko siya, pinag-aral. At alam mo ba ang bata niya? Wala nang siya'y ubod pa ng liit. Kahit na sinong batang gusgusing mapulot sa kalye, iniuuwi, pinakakain. Kung may kasyang damit, ipinibigay. Kahit na ako umiling, kinukonsinti naman ng ama. Kung kami mang dalawa'y hindi naging malapit sa isa't isa, yun ay pagkukulang ko na siguro. Nay, tapos na naman ang pananagutan niyo kay Esther. Ba't hindi kayo mag-asawa ulit? Ako? Wala na. Matanda na ako. Aba, hindi maghanap tayo ng matandang biyudong mayaman. Biro lang ho yun. Biro lang yun, Nay. Mahirap nang magkamali. Ngayon, maraming lukulukong nagkalat sa kalye. Pero si Esther, napakaswerte. Nakatagpo siya ng isang lalaking katulad mo. Hindi naman hunay. Naku, ano bang hindi? Alam kong lasing ako, pero ikaw, talagang pambihira ka. Sa kabaitan, pambihira. Wala na akong hahanapin pa sa'yo. Hindi hunay, pera biro. Bakit hindi nyo subukang mag-asawa ulit? Sa aking sarili. Kay Esther. At sa maraming bagay. Kung kailan pa ako tumanda. Kung kailan ko siya lalong kailangan. Ay tila lalo kaming nagkakalayo. Hindi niya ako maintindihan. Pinilit kong pumunta ang kanyang itay sa Amerika. Para din sa kanya. Para siya makapag-aral, makapagtapos. At nang mamatay naman ang itay niya, buong buhay ko, inialay ko na lang sa pagpapalaki sa kanya. Pinilit kong makapundar. Itong bahay, tindahang iyan, para din sa kanya lahat yan. Mahal na mahal ko si Esther. Sana bago ko mamatay, marinig ko man lang sanang sabihin niya sa akin, Inay, mahal na mahal din kita. Inay? For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama.